Pag-usapan naman natin yung joy na ikalawang bunga ng banal na espiritu sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23 tells us that the spirit produces love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. Madalas ang mga tao nalulungkot dahil una, naririnig silang hindi maganda, o nararanasan nila ang paghuhusga, o nararanasan nila yung kanilang limitasyon, o nakadepende ang kanilang kasiyahan o kaligayahan sa mga bagay na anong meron sa mundo, either pera, dignidad, or yung tinatawag nating kagwapuhan, kagandahan, at kung hindi na gwapo, eh hindi na rin masaya. Kung hindi na maganda, hindi na rin masaya. Kung ito yung taong sinasabi, hindi na rin masaya. Madalas sa buhay ko ay nahuhusgahan ang aking pagkatao sa aking galaw, sa aking kilos, sa aking pagiging ako. Ngunit, ako ay nalulungkot dahil ang daming mga taong mapanghusga. Nakakasakit ng damdamin ng iba, nakakasakit kung ano-ano ang kanilang sinasabi. At ako'y nagpapasalamat dahil isa sa mga bunga ng banal na espiritu na meron ako ay yung joy. Alam niyo po ba na ang joy ay 200 times sa Bible? At ito ay sa Greek word na nangahulugang chara, it means inner gladness, delight or rejoicing. Ito ay bunga na katulad din ng iba na kailangan ito mahinog sa ating buhay. Kung hindi ito mahinog, mas madali itong mas madali kang malungkot, mas madali kang mapanghinaan ng loob. Pero kung ito ay hinog na sa buhay mo, is a long process. The inner gladness leads to a cheerful heart. Kaya anong sasabihin nila sa akin? Wala akong pakialam. Ako ay masaya dahil alam ko itong joy ay nasa puso ko. Kaya nga, J-O-Y, deep in my heart. At deep in my heart, a cheerful heart, leads to a cheerful behavior. Ano man ang gagawin nila, ano man panglalait gagawin nila sa buhay mo, ano man ang mangyayari sa buhay mo, masaya ka pa rin dahil hindi nakadepende sa kanilang mga sinasabi ang iyong kagalakan. Ito ay nasa pananampalataya mo doon sa Diyos at yung bunga ng banal na espiritu na nasa iyo. Alam ng Diyos ang kahirapan. Alam ng Diyos ang iyong kahinaan. Alam ng Diyos yung sorrows. Alam ng Diyos yung heartaches. Alam ng Diyos yung fears. No? Alam ng Diyos yung takot ko. Alam ng Diyos yung dahilan kung bakit ako ay malungkot. At dahilan kung bakit ako ay mayroong takot. Alam ng Diyos yun. Particularly ngayong panahon na ito, in difficult times, alam ng Diyos that we are facing this worldwide pandemic. May worldwide pandemic na may sa mundo pa na hindi masaya. Alam ng Diyos yun. Pero, He calls us to rejoice anyway. Rejoice always. He wants us to live a life full of joy and promise. Alam niyo po ba, we can find joy in the midst of the storm with our faith in God. At yan ang pinakamagandang attribute ng joy. A joyful people make a commitment to gratitude regardless of the circumstances. Kahit anong sasabihin nila, kahit anuman ang sasabihin nila, kahit anuman ang mangyayari, kahit anuman ang storm, meron ka pa rin joyful at maging magpapasalamat o joyful gratitude ka pa rin o nagpapasalamat ng masaya o may galak sa puso dahil nakadepende ang iyong kagalakan doon sa pananampalataya mo sa Diyos. Ika nga ang sinabi ng Psalm 30 verse 5, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. And in Nehemiah chapter 8 verse 10 says, for the joy of the Lord is my strength. God bless us all.